Good morning! Ito na pala ang pangalawang araw namin dito sa Mindoro. At nagkayayaan nga na maligo kami ngayon sa dagat. 20 to 30 minutes drive naman ito galing sa bahay. Maganda nga itong lugar. Very spacious, madaming parking, madaming halaman at malinis. Pet friendly din sila dito at mabait ang caretaker. 6:30 ng umaga ay nandito na nga kami sa resort. Ang usapan pa nga namin, dapat 5 a.m. pa lang ay makalis na kami ng bahay. Pero expected na namin ng daddy yun dahil kapag may mga bagets na kasama, naku, asahan mo na talagang late na makakaalis ng bahay. Nagtatawanan pa nga kami dito. Sabi ko, yung lechon dahan-dahanin yung baka mahulog. Eh, wala naman kaming dalang lechon. May dahon kasi ng saging. Akala ko lechon na yung tinakpan nila doon. Ayan, busy na nga ang lahat at ang daddy nagbababa ng mga gamit namin. Ang galing nga at hindi masyadong mainit ngayon. Naku, tingnan nyo, oh, meron pala kaming napaka-cute na bisita at talagang nagpapapansin din siya sa amin. Aso pala yan ang caretaker at gustong-gusto nga rin daw niyang aso sa mga bata. Kaya itong si Cyrus, naku, aliw na aliw din sa kanya. Gustong-gusto kasi nila magkaroon ng pet na aso, kaso ayoko lang dahil sabi ko hindi ko na kayang alagaan. Ayoko kasi nung idea na mag-aalaga nga ng aso pero nakakulong naman. Gusto ko kapag nag-alaga ay parang kapatid nila at baby ko rin. Anyway, medyo nalungkot lang kami dahil high tide pa lang ngayon at hindi kami agad makakaligo sa dagat. Inagahan kasi namin ang punta para makaligo pa kami habang hindi pa mainit ang araw. Pero sabi nga ng caretaker na ganun talaga ang dagat, may mga buwan or araw na low tide siya sa umaga. No choice kami, hindi pa kami makakaligo. Kaya sabi ko magbukas na lang kami nitong half 10 para makapagpa-araw na lang muna kami. Para habang nagkakape at almusal, dito lang kami uupo. Dahil maaga nga kami umalis kaya hindi pa kami nag-aalmusal. Sobrang relaxing ng view, ang sarap magkape at magkwentuhan kapag ganito yung nakikita mo. Dito nga ay kinukwento ko sa dad din na namiss ko tuloy ang summer. Ganito kasi ang kinalakin ko. Lumaki akong nasa tabing dagat pero mas maputi talaga doon ang buhangin at mas malinaw din ang tubig. Ayan at nagsimula na pala sila dito mag-ihaw ng isda. Ang magpipinsa naman, ayan sila ate ay naglalakad-lakad doon sa may mga batuhan. At ayan pala ang kabuuan ng resort. Habang busy ang lahat, ayan ang daddy at nagtatrabaho pa rin. Ako naman ay mag-aalmusal muna nitong papaya. Alam nyo ba yung papaya na yan? Napakasarap at sobrang tamis. Isa-isa ko na nga dyan silang inalok at alam nyo bang sold out yan agad? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda, pamay na lang sa may gusto. Ang daddy naman, apaka-arte, ayaw niya nga umawak at nagla-laptop pa daw siya. Pero gustong-gusto niyang kumain kaya nagpapasubo pa sa akin. Kasalanan ko din naman kasi dahil iniinggit ko siya na sobrang tamis nga nitong papaya. Kaya ayan tuloy, nagkaroon pa ako ng kahati. Kayo rin ba, napakasarap kumain no kapag nasa tabing dagat? Lalo na kapag naliligo ka na talaga, nako, tuwing ahon ay kakain ka talaga. Sa bagay, kapag nasa beach naman talaga ay wala kang gagawin kundi maligo, magkwentuhan at kumain. Pero para sa akin, iba talaga ang gutom kapag nasa dagat kumpara kapag sa pool. Fast forward, lunchtime na to at nakaligo na rin kami. Kaya ayan, kainan ulit. Tingling salo-salo lang tong kanin, barbecue at inihaw na isda. Buti nga at naihabol din ang pagpitas ng talong kaya nakapag-ihaw kami ngayon dito. Tara, kain muna tayo. Huwag nyo nang pansinin yung tiyan ko ha. Sobrang dami ko lang talagang nakain sa araw na yan. Pagkatapos naman magsikain, ang mga bata nagparent ng kaya. Sobrang nakakatuwa nga itong si Cyrus, napakagaling palang sumagwan. Bilang nanay, nakakatuwa at nakakataba ng puso na sa simpleng bagay na yan ay nag-i-enjoy ang mga bata. Fast forward, bandang alas 4 ng hapon, umuwi na rin kami. Ewan ko kung ako lang, pero after ako naliligo sa dagat, yung feeling na banas or yung mainit sa katawan. Kaya habang daan, papauwi, ay naisipan naming maghalo-halo. Dito yan sa bayan, sa Larry's Special Halo-Halo at Ice Cream. Yan yung kanilang pinakamalaking size at meron daw yan 7 sahog. At halos lahat sa kanilang ingredients ay homemade maliban lang sa gatas at asukal. Masarap siya at very affordable ang price. Must try din ang kanilang bestseller na ice cream na mango with cheese. Yun nga lang, wala sila ditong dine-in, puro take-out lang kaya sa bahay na lang namin ito kakainin. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye! Please don't forget to follow my page for more. Thank you!